Hello, magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ay isa na namang ritual ang ating ituturo sa inyo. Ang ritual po nito ay upang kung halimbawa man ang inyong mga asawa, ang inyong mga partner ay iniwan na kayo o wala na siya sa inyo at mayroon na siyang iba, kung ito naman po ay inyo talagang asawa o gusto ninyo siyang bumalik, ay pwede natin itong gagawin. Ngunit kung ito ay inyong dating asawa, dating boyfriend at may asawa na, ay wag na po natin itong gagawin at tanggapin na lang po natin na hindi talaga siya ang ating tadhana. Ngunit kung inyong mga boyfriend ay nang iwan na lang sa iyo at nais mo pa siyang bumalik, basta siya po ay malaya pa, ay pwedeng-pwede natin itong gagawin. Or kahit sa mga taong inyong napupusuan, basta po kayo ay may connection sa isa't isa, ay pwede po natin itong gawin. Ngunit kung ang taong ito na gustong-gusto mo ay wala naman kayong connection, kung nakikita mo lang siya lalagi sa Facebook, kung wala naman kayong ugnayan sa isa't isa, ibig sabihin ni hindi kayo nag-uusap, ni hindi kanya kilala, ay malabo pong mangyari ang inyong gagawin kahit gagawin mo po ito sa kanya kung wala kayong connection. Ngunit kung kayo naman ang taong ito ay nag-uusap, ay pwedeng-pwede po natin itong gawin. Ngunit kailangan po natin dito muli ng 100%ng paniniwala. Yung mga taong wala pong tiwala sa mga ganito ay wala pong pilitan. Hindi po natin sila pinipilit na gawin ito or panoorin ang ating video. Pwede po ninyo itong i-skip at maghanap na lamang po kayo ng mga video na gustong-gusto nyo pong panoorin. Wala pong nagpipilit. Ito po ay para lamang sa mga taong positibo at may 100%ng paniniwala sa ating mga ibinabahagi. Okay. So ngayon po, gagawin po natin ito ng araw ng Martes or kaya naman ay ng Biyernes ng gabi bago tayo matulog. Kung anong oras man kayo matulog sa gabi, bago kayo matulog ay gagawin natin ito ng may buong tiwala. Okay, ngayon ano po ba ang mga kailangan natin dito? Medyo may mga kailangan lang po natin tayo dito na kailangan ay mayroon kayo. Kailangan po ma'am, wala po kaming ganito ma'am. Kung gusto nyo pong magkaroon ng katuparan ang inyong mga ginagawa, kailangan po natin gumawa. Hindi naman po pwedeng gawa lang tayo ng gawa na wala tayong effort. Hindi naman po pwedeng lahat na lang ng ating ibinabahagi ay sasabihin natin, ay ma'am, wala po akong gamit na ganyan, ay ma'am, wala. Kailangan po nating mag-effort kung nais nating magkaroon ng katuturan or katuparan ang ating mga ginagawa. Okay po. So ito po ang ating mga kailangan. Kailangan natin ang kanyang picture. Kailangan po ang kanyang picture ay whole body. Hindi po pwede ang half body lang, kailangan po ng whole body. Kailangan po natin ng kanyang panloob na gamit. Ano ba ang panloob na gamit? Alam na natin yun, medyo bawal pong banggitin dito yung kanyang yung salwal. Yung kanyang salwal, nasa pangilalim ng salwal na ginagamit. Kailangan natin ng papel, ballpen. Kahit ano pong ballpen ay pwede natin gamitin. Kailangan natin ng malinis na bote. Kahit ano pong bote, basta po may takip at malinis. Kailangan din natin ng cinnamon powder at asukal. Kahit anong uri ng asukal, brown man or white, ay pwedeng-pwede natin itong gawin. Okay. Ngayon, pag nandyan na, kumpleto ng iyong gamit, ay mag-concentrate ka na, pakaisipin ang taong mahal, ang taong gagawa natin ito. Halimbawa, ang iyong ex na umalis, na hindi na nagpaparamdam sa iyo, ay iisipin mo siya. Sa isang papel ay isulat mo muna ang iyong buong pangalan sa itaas. Si Marivic. Ayan, si Marivic Dornan. Halimbawa, si Marivic Dornan. Pagkatapos, sa baba nito ay isulat mo ang kanyang pangalan. Halimbawa, siya si Bob. Sabihin mo dito, mahal kong... Para kang gumawa-gawa ng love letter. Mahal kong Bob. Ayan. Bob Dornan. Ayan. Mahal kong Bob Dornan. Tapos sa baba nun ay isulat mo lahat ang iyong mga ninanais, yung iyong kahilingan na galing sa iyong puso. Kailangan yung iyong hiling na talagang gustong-gusto mong mangyari sa inyong relasyon. Halimbawa, Bob Dornan, mahal na mahal kita. Ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi matutumbasan ng kahit na sino. Ibalik natin ang ating tamis ng pagmamahalan mula pa tayo ay nag-umpisa.
kung paano natin sinimulan ang ating pag-ibig, ay atin itong ibabalik ng mas higit pa. Kayo po, lahat-lahat ng iyong kahilingan ay isulat mo dito sa papel. Isulat mo po dito sa ating papel lahat-lahat ng iyong gustong sabihin or nais na iyong sabihin patungo sa iyong mahal o sa taong iyong mahal. Pagkatapos mo po itong naisulat, ay tanggalin natin ang papel at itupi natin ito paharap sa atin, papasok. Ayan. Ayan, itupi natin ito papasok sa atin. Ayan. Pagkatapos, itupi natin ito, pwede rin paganyan po, pwede pong paganyan. Pagkatapos ay kuhanin mo kanyang saluwal, yung punja ng kanyang saluwal. Halimbawa, ito yung punja ng kanyang saluwal, ito or ito man, ay ilagay mo dito ang papel na pinagsulatan mo ng love letter. Ayan. Tapos, ipatong mo naman ang kanyang litrato. Doon sa mukha ng kanyang litrato mo mismo, ipapatong ang kanyang mukha sa love letter, ipapatong mo mismo sa mukha ng litrato, ang mukha ng litrato ay ipapatong mo na mismo dito sa iyong love letter. Halimbawa, ito yung ano, yung kanyang punja ng kanyang saluwal, ito yung ating sulat, ito yung ating love letter, at ito yung kanyang litrato, at ganon. Pagkatapos po, ay tahiin mo ito. Tahiin mo kasama syempre ang litrato upang hindi na ito matanggal doon. Ngayon, pagkatapos nito, ay ilalagay mo ito, ilalagay natin ito dito sa ating, bago natin tahiin pala, sorry, bago natin ito tahiin, ay kumuha ka ng isang cinnamon powder. Isang kurot po lamang. So, ayan. Isang kurot po lamang ng cinnamon powder. Ayan, isang kurot po lamang ng cinnamon powder. At ilalagay natin ito dito. At isang kurot po ng ating asukal. Ayan, isang kurot po ng ating asukal. Ayan. At syempre, pagkatapos niyan, ay itupi mo ito. Kasi syempre, malaki-laki yung kanyang underwear. Kaya po, itupi mo ito. So, bali dito sa loob ang ating love letter at ang kanyang litrato. Ayan. Pagkatapos po natin itong maitupi, ay ilagay mo ito sa loob ng ating garapon. Ayan. Ilagay mo ito sa loob ng ating garapon. Takpan itong maigi. Takpan mo itong maigi ng mahigpit. Pagkatapos, bago ka matulog sa gabi, ay alugin mo ito ng 3 beses. Pag alog, banggitin mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Banggitin mo ng buong puso ang kanyang pangalan at iyong kahilingan. Isang alog ulit, kanyang pangalan at kanyang kahilingan. Isang alog ulit, kanyang pangalan at kanyang at ang iyong kahilingan. Pagkatapos mong himiling ng 3 beses, ay ilagay mo ito sa parte ng inyong bahay na mataas. Sa mataas na parte ng iyong bahay, ngunit tiyakin mo na walang sino man ang maaaring makakakita nito. Kailangang ikaw at ikaw lamang ang makakakita at ikaw-ikaw lamang ang nakakaalam na ginagawa mo ito. Gagawin mo ang pag-aalob sa loob ng 7 araw. Sa loob ng 7 gabi, bago ka matulog, sunod-sunod na 7 gabi. Tatlong alog, bawat alog, bigas ng kanyang pangalan at kahilingan. Pagkatapos mong humiling ng 7 gabi, ay ilagay mo ito, hayaan mo lamang ito sa lugar na mataas kung saan mo ito madalas na nilalagay. Ayan po. Gagawin ang tama, walang papalitan at walang babaguhin kung nais mong magtagumpay sa iyong mga ginagawa. Ayan po lamang, maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.